Sumuko na ang isa sa mga mastermind sa Edete Drali na Robredo at may inamin ito. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Nabuko ang ginawang panloloko sa taong bayan ng kampo ni Lena Robredo ng isang Photoshop artist ang umami na kasama siya sa operasyon ng mga ekspertong inarkila ng kampo ng Dilawan para iritoke ang mga larawang ipinalalabas sa tradisyon at social media at palabasing maraming tao ang dumalo sa kanilang rally. Base sa salaysay ni GR, hindi tunay na pangalan, hindi na niya masikmura ang mga pinapagawa sa kanya ng kampo ni Robredo kaya lumantad na siya at napilitang isiwalat ang katotohanan. Aniya, November 21 ay kinuha na siya ng mga letter ni Robredo kung saan ay sinabi sa kaniyang photo editor lamang ang kaniyang magiging trabaho. Subalit sa paglipas ng panahon, ay inuutusan na rin siyang mandaya at magmanipulate ng mga larawan. Ang sweldong tinatanggap ni JR at mga kasama para lamang sa pag-photoshop ay 70,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada buwan. Malawak din naman ang kanilang operasyon dahil kahit sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may katulad silang grupo. Ani JR, madalas din ay pinalalabas namin na kukonte ang mga tao sa rally ni na BBM, Manny Pacquiao, Isko Moreno at iba pa nilang mga kalaban para daw hindi makakuha ng suporta at atensyon sa media. Paliwanag pa niya, nagagawa o mano nilang mag-magic at manipulasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga screenshot mula sa kuha ng mga vloggers dahil hindi naman professional ang mga iyon. Tapos idudugtong at ikukumpara namin at saka namin imamanipulate. Aniya pa, umpisa'y mga maliliit na rally pa lang ni Robredo ang minamagic nila upang palabasin na marami ito. Hanggang ginawa rin nilang i-photoshop ang ilang rally ni Bongbong Marcos at palabasing rally iyon ni Robredo. Ani GR, iyong rally po ni na Marcos na Unity Ride ang tawag nila doon. Grupo po namin iyon. Nababash po kami ng gusto doon. Idinagdag ni JR na noong unang mabash sila dahil sa pag-photoshop sa ilang Unity Ride ni Marcos ay nakaramdam na siya ng takot kasi alam nito na sobrang dami ang supporters ng Unity Team. At habang tumatagal at dumarami na ang maling pinapagawa sa kanila ay lalo siyang natatakot para sa kanyang sarili at pamilya. Wika pa nito, pakiramdam ko bukod sa ipapahama kami sa mga pinagagawa sa amin, parang pakiramdam ko ay patay ako ng mga Dilawan kaya gusto ko nang kumala sa kanila. Sinabi ni GR na marami silang mga eksperto sa pag-photoshop na kinuha ng kampo ni Robredo. Lahat sila ay may kanya-kanyang umanong task at assignment. Ani GR, compartmentalize po ang trabaho namin. Yung iba magkakakilala kami, yung iba hindi. Pero yung mga lumalabas ngayon, alam namin sa isa't isa kung gawa ang grupo namin kasi talagang hindi mo mahahalata ang pag-photoshop. Magaling kami sa ganyan. Dagdag pa nito, talagang hindi ko na lang kaya ang pinapagawa nila sa akin at natatakot na rin ako para sa seguridad ko at ang aking pamilya. Iyong iba talagang pinapasama sa sorte para kumukuha ng magandang anggulo. Iyong iba naman work from home lang talaga. Ani pa ni GR, ang pangako po sa amin ay bibigyan kami ng magandang trabaho kapag nanalo raw si Robredo. Pero ayaw ko na, hindi ko na kaya ang pinapagawa nila sa akin. Plano na lang nitong umuwi na lang sa kanilang probinsya para makaiwas sa ano pamang kapahamakan. Ani GR, alam ko naman matitrace kami ng police at NBI, kaya hindi ko na aantayin iyon. Kalas na ako at may ilang kilala pa ako na kakalas na rin sa kanila bago pa kami mapahamak ng husto.